guys, it's me again, Camille, and welcome to my channel. So for today's video guys, itong video na to ay ginawa ko para sa mga nag-apply sa Inolax or mag-a-apply pa lang sa Inolax if ever man open na or papunta na dito sa Taiwan. So ano ba yung ikukwento ko ngayon? So guys, alam ko yung iba dyan may mga concern kasi guys, nabalitaan ko may mga papunta dito sa aming company or yung for tech ko na, for medical na, or yung inaantay na lang yung flight. So, sad to say, sabi nga, na-delay yung mga flight dahil nga sa lockdown sa atin. So, yun yung problem natin ngayon. So, ngayon, lockdown na naman. So, may mga, syempre dahil nga masyado nang marami ang cases ng COVID sa Pilipinas. So, nag-iingat lang din po ang ating gobyerno or pamahalaan. So, itong video nito ay para sa inyo habang waiting kayo. So, bago tayo dyan makarating, worth it nga ba ang mag-antay sa Inolax? So, yun yung tanong mo minsan. Kailangan ko bang mag-antay? Worth it ba kung aalis ako ng bansa? Yung ganyan. At saka sagutin din natin yung ibang mga nababasa natin dyan sa internet. So, nababasa natin dyan kapag nag-search ka about Inolax. So, ang video nito ay para sa iyo. So, guys, ako ay isang factory worker dito sa Tainan. So, dito ako sa Inolax Tainan. So, kung ito yung in-applyan mo, ayan, kung sa Tainan ka, i-update na rin kita. So dito sa Tainan guys, ito yung company natin. So marami tayong factory dito, marami tayong fab, maraming building. Depende yan kung saan ka mapupunta. Okay? So depende yan kung ano yung napirmahan mo sa Pilipinas, kung Chunan ka ba, Kaohsiung ka ba, or Tainan ka ba. So bago ang lahat guys, syempre dun tayo sa mga question. So worth it ba? May mga negative comments kang nababasa dyan sa internet. So, yung mga matatandaan ko guys, sasagutin natin. Okay? So guys, una, ilang buwan muna ba ako nag-antay bago ako makarating dito sa Inolax Tainan? So guys, ako ay nag-antay ng 6 months. Ayan, 6 months ako nag-antay guys. 2019 yan. Wala pa pong COVID noong time na yan. So, September yun. So guys, nag-exam ako noong March. So, March, April, May, June, July, August, September. Ay, ganun pala. March, April, May, June, July, August, September. So, 6 months nga guys ang inantay ko. So, alam nyo guys, ito na yung second company ko dito. Yung first company ko ay sa Taipei, under yun ng Melacom. So, kung alam nyo yung Melacom na agency dyan, so under siya doon. Alam nyo guys, nung una kong alis, isang buwan lang at kalahati. Parang ganun, magto 2 months lang, umalis na ako ng Pilipinas. Ganun siya kabilis ang process before. So, nung itong second company na in-applyan ko sa agency ng Jedigal, akala ko guys, ganun din yung process. So, hindi pala. So, guys, huwag kayong malito kasi iba-iba yung mga proseso. So, ngayon, dahil nga may COVID, so medyo nadidelay yung mga flight natin. Siyempre, may mga lockdown tayo. So, may mga process tayo ngayon na sinusunod. So, open ang Taiwan, guys. Nakita naman natin, may maraming hiring. Pero dahil sa mga lockdown, nadidelay yung mga flight natin. Delayed yung flight. Canceled yung mga flight muna. So, kaya, guys, kapit lang. Okay? So, guys, yun. 6 months ako nag-antay. Yung isa kong kasama, guys, ay 8 months. Guys, bakit? Kasi noong time namin, last year yon, ang inaantay namin guys, yung job order. So, sa Jedigal guys, inaantay nila yung abiso ng company kung ilan yung ipapadala. So, nung time na yun, by batch kaming umaalis. Marami kaming pumasa guys. So, totoo lang, madami kaming pumasa. And, by batch ang alis kasi noon. So, kung ilan yung kailangan ngayong buwan na to, papaalisin kayo. So, ngayon guys, dahil COVID, hindi ko alam yung process nila ngayon kung paano yung pagpapaalis nila. Okay? So guys, ayun, nung time na yun walang COVID, matagal din kami nag-antay. So naiintindihan ko kayo kung minsan nakakalungkot, hindi po ba? Kasi gusto mo nang magtrabaho, gusto mo nang mag-ipon, gusto mong umalis,
Pero dahil sa may mga pangyayaring katulad ng ganito, nadidelay. O delayed yung mga ano natin, mga flight, canceled yung mga flight natin. So guys, ayun, panalangin talaga ang kailangan natin sa oras na ito, sa nararanasan ng ating bansa or ng mundo. So hindi talaga natin siya maiwasan, 'di ba, na maging malungkot ka. Yung iba guys, naano ako kasi may mga nakakausap ako guys na nag-landing na, waiting na ng flight or tech ko na. So sana guys, maging maayos na ang process. Sana maging okay na, matanggal na yung COVID na to. Sana dumating na yung time na mag-open na at maging okay na sa ating bansa. Syempre, ang dami na po ng cases. Kung i-compare natin siya dito sa Taiwan, guys, mga 400 plus kasi dito. So, may mga recovered cases na at may mga active din. Pero yun, continuous pa rin yung pag-iingat dito sa Taiwan. So, ayun guys, yun yung gusto ko yung share sa inyo. Matagal din ang inantay namin. Ay, sorry. Nagdadalaga. So, matagal din ang inantay namin before guys, wala pang COVID. So, kayo, alam ko may mga 6 months na nag-aantay ng flights nila. Siguro, may mga 6 months na dyan. So, inaantay nyo pa rin yung abiso ng agency. So, mag-follow up lang po kayo lagi. So, mag-follow up po kayo kung ano na po yung status. Kasi guys, honestly, wala po kaming balita dito sa company namin kung kailan dating ng mga batch ng mga Pinoy na parating dito. So, wala naman po kaming parang connection doon sa company, sa HR, kung ilan ba yung darating. So, honestly, hindi po namin alam kung kailan po yung flight nila. So, ang gusto ko lang pong i-share ngayon yung nararanasan namin dito sa Inulax Tainan. Kasi guys, alam ko marami kayong nababasa dyan na negative. Kasi guys, nung ako, mag-search ka about Inulax, napakadaming mga negative comments about Inulax nung time na yun, nung nag-a-apply kami or waiting kami, na tipong madi-discourage ka ba? So, siguro yun yung naging experience nila. Hindi ko lang sure. Kasi iba-iba po yung experience natin. Pero, ito ang naging experience ko dito. So, kung gusto mo itong panoorin, ayan, panoorin mo lang. So, ang experience ko dito guys ay iba sa mga nabasa ko before nung nag-apply ako dito sa Inulax. Guys, meron ako na research. Yan. Una, sabi niya, kung pupunta ka daw ng Taiwan at Inulax ka lang, mas maganda daw na wag na. Kasi, ang sinasahod daw sa Inulax ay sahod daw ng pambinata lang or pandalaga. Yun yung nabasa ko before. So, nung nakapasa na ako nun guys ha, naipasa ko na lahat ng requirements ko. And parang means gusto mo mag-back out ganyan dahil sa mga nababasa mo. Pero guys, ito yung experience ko nung nandito na ako. So, ako ay nasa Inulax Tainan. So, nung akala ko dati, ang sasahurin ko lang ay konti lang, ganyan. Or sabi nga, pandalaga lang. Magkano ba yung pandalaga at pambinatang sahod? Hindi daw mabubuhay yung family mo kung sa Inulax ka magtatrabaho. Yun yung nabasa ko before. So, ang lupit nun guys, diba? Kung nag-aantay ka, tapos mababasa mo yung ganun. So, ako guys, ito yung sabihin ko sa inyo. Ang sinasahod ko dito, yung totoong sinasahod natin guys, nag-range talaga siya ng 45,000 to 50,000 or to 52,000 pesos. So, ayun guys ha, yun yung alam ko sinasahod dito. Kasi ako may naranasan ako na mataas sa sahod, nasa range na yun. So, from 45 or 46 sabihin mo na, pataas. Yun ang sinasahod ng malinis dito sa Taiwan. So, yun na siguro yung pinaka-minimum na naranasan kong sahod. So, hindi ko alam kung ilan ang naranasan niya na pang binata or pang dalagang sahod. Pero para sa akin guys ha, malaki na kasi yung sahod na yun para sa akin. Sa time na yun guys, yung time na yun na nababasa ko, ang akala ko guys, mga 15,000 lang sasahurin dito sa Taiwan, mga baka 16,000 pesos lang, ganun, or 20,000.
So, kung ganun lang din, at ganun din ang sinasahod mo sa Pilipinas, ba't ka pupunta dito sa Taiwan, di ba? Pero yun guys, ako naranasan ko yung ganun sahod. So, nasa sa inyo kung gusto nyo pumunta dito, pero yun yung naranasan kong sahod. And guys, may overtime yun ha. So, may overtime. Yung iba guys, nagsasahod sila ng 23,000 NT dahil wala silang overtime. May department kasi sa amin guys na walang overtime. So, 23,000 to 24 kapag wala silang overtime. NT yan guys ha. Ita times mo pa yan sa 1.66 or 1.67 or 1.68 depende sa palitan. Kung walang overtime. Di pa guys? Parang malaki na din yun para sa akin. Kasi alam nyo guys, nung ako ay nasa Pilipinas, eto totoo, ang sinasahod ko lang guys ay mga 10,000 monthly or 11,000 monthly. Parang kinsenas katapusan yun, di ba guys, sa Pilipinas. So every 15 ang sinasahod ko siguro 5,000. Wala pa akong family. Wala akong anak or wala pa akong asawa ng time na yun. Tapos ganun yung sinasahod ko, hindi talaga siya kinakaya para sa akin. Pero kung malaki yung sahod mo dyan sa Pilipinas, kahit hindi ka na mag-abroad, at least kasama mo yung family mo, kung enough na yun para sa inyo. So ako, sinashare ko itong sinasahod ko hindi para ipagyabang or ipainggit sa inyo, ganyan. Hindi siya ganun. Guys, sinishare ko siya para at least ma-idea kayo. Kasi kung malaki na yung sinasahod nyo dyan at hindi naman worth it yung ganung sahod sa inyo, is mas maganda mag-stay kayo dyan, at least kasama ang family. So, para sa amin na hindi naman kasha yung sinasahod sa Pilipinas, so, ng time na yon kasi mababa lang sinasahod ko guys, tas nagda-dorm pa ako noon, hindi siya enough para sa akin, para makapag-ipon. Kaya ako umalis ng ating bansa. Pero yun guys, ganun yung sinasahod. So yun guys, sabi ng nabasa ko sa internet, pang binata lang daw yung sahod dito sa Inulax. Pero ayun guys, yun ang sinasahod dito. So kung wala kang OT, wala kang overtime, usually 23 to 24,000 yan. Pero kung meron kang overtime, umaabot yun ng 50, 51, depende pa yan guys, sa peso na yun. So, yun yung sinasahod dito. So, mali yung nabasa ko nung time na yun, sa naging sitwasyon ko guys ha, mali yung nabasa ko, kasi para sa akin guys, dun sa 50,000 na 50,000 na nasasahod ko, or 46, 47, 48, nakakapag-ipon na ako dun guys, nakakapag-save kami, nakakapagpadala kami sa family namin, nakakapag-support kami, and alam ko mahirap siyang kitain. So very thankful na po ako na ganun yung sinasahod ko. May mas malalaki pong sahod sa ibang bansa. Usually kunwari guys, sorry, sa Japan, ganyan, so 180,000. So iba-iba naman po talaga kung saan ka talaga nakalaan o saan ka dadali ni Lord. Alam mo yun? Yun. Doon ka. So kung sa Japan ka, sa Korea ka, sa Taiwan ka, sa Middle East ka, sa Qatar or Saudi. So ayun, magiging grateful and thankful talaga tayo kasi laking tulong yung sinasahod natin para sa ating family. So ayun guys, yun yung sinasahod namin dito. So para sa akin, yung sahod dito ay hindi siya pang binata lang, at hindi lang siya pang dalaga lang, pwede siya pang family para sa akin. So ayun. So pangalawa guys, may nabasa din ako dyan. Alam ko may nabasa kayo dyan na lugi daw ang Inulax. Ganyan. May mga pinauwi daw. So may nabasa kami ganyan dati, at gusto ko nang umatras guys kasi baka mapauwi ako ganyan. So ito naman ang experience ko, personal experience ko ulit guys. At ito yung natanong ko sa mga matagal na sa Inulax na parang 9 years na. O yung iba, 12 years na guys. Pa 12 years na, pa-enda ng contract nila. Yung iba dito guys, sabi nila, hindi daw nagpapauwi ang Inulax. Dito sa amin, sa Tainan guys,
wala pa daw history or hindi pa nila naranasan na may mga pinauwing Pinoy dahil nalugi. Wala kaming ganong nababalitaan. At ngayon na may COVID, may pandemic guys, wala pong pinapauwi sa amin. So, yun po yung totoo, walang pinapauwi. Nawalan lang kami ng overtime nung May, month of May yun, dahil kasagsagan po yan ng COVID. Pero wala pong pinapauwi sa amin, wala pong pinauwing mga Pinoy. Unless lang siguro yung mga end of contract na gusto na umuwi, yan, gusto na mag-stay sa Pilipinas yan, pwede na silang umuwi. Pero yung, alam mo yung biglaan kang papauwiin kasi wala na kayong trabaho, ganun, wala pong ganun. Yung lugi-lugi guys, hindi ko yan alam. Hindi ko yan may explain, pero sa amin, hindi kami nakaranas ng ganyan. Di ba guys, pag lugi na, ibig sabihin wala na kaming pasok, pwede na kaming pauwiin, or isa-isa na kaming hindi pinapapasok. Guys, walang ganun na nangyari dito sa aming company. Wala kaming naranasan na ganun. Tuloy-tuloy pa rin kami guys. Alam nyo guys, if ever na wala man kaming gawa, ang galing lang nila kasi gumagawa sila ng way na marami kaming gagawin. Alam nyo ngayon na hindi kami pinapauwi sa dorm para sabihin na, oh, wala na tayong gawa, ganyan. Hindi ganun, wala kaming naranasan na ganun guys kasi tuloy-tuloy pa rin yung trabaho talaga namin. Since nung May nga, no, nawalan kami ng overtime ng 2 weeks lang yun guys. Tapos tuloy-tuloy na rin po yung trabaho namin. So guys, yun yung naranasan ko. So yung nabasa ko, na sinabing nalugi, may mga pinapauwi, parang fake news yun para sa akin. Kasi, nung nandito na kami guys, sinatanong ko din yung mga kasama ko na, ganun ba yung feeling nyo? Parang fake news yung mga nabasa natin ng time na yun. Sabi din nila, is tama, kasi nung time na yun, gusto din nilang mag-back out. Pero nung nandito na, ay iba naman pala. So, hindi siya ganun guys. Kaya, huwag din po tayo magpa-discourage dun sa mga nababasa natin masyado. Kasi napakahirap, di ba, na nakapag-apply ka na, waiting ka na, tapos may mga mababasa ka mga negative. Ito guys, hindi ko na pinapagaan yung mga loob nyo. Pinapagaan lang yung loob nyo or parang false hope. Pero ito lang din yung nararanasan namin na gusto kong i-share sa inyo. Kasi may nagtatanong ba sa akin na, okay ba ang Taiwan? So guys, okay ba ang Inulax? Para sa akin, ay okay ang Inulax. Ito yung nararanasan ko dito sa company namin. So, okay siya guys kasi okay yung trabaho namin. Tama lang yung workload na binibigay sa amin. Tapos, may overtime kami. 3 days ang pasok guys. Tapos, 1 day rest day. Tapos, 3 days ulit. 1 day rest day. 3-1 tayo guys dito sa amin, sa MOD2. Dito sa aming, dito sa Tainan Inulax. Ganun yung pasok namin guys, 3 days, tapos may off ka na, tapos 3 days ulit, tapos sumasahod ka ng ganun. So, grateful na ako and thankful. Para sa akin guys, ay okay na yun. Para makapag-ipon ako, makapag-ipon kami ng husband ko kasi nandito din siya. Para sa akin, okay siya. So, yun, ibase nyo na lang din yung ibasin nyo na lang sa kwento ko, siguro, yung nararanasan ko, kung okay ba yun sa inyo, kung okay ba kayo sa sinahod ko, sa sinasahod ko. So, sinabi ko naman sa inyo guys, yung kung walang overtime, di ba, kung walang overtime, kung magkano sinasahod, i-convert nyo yan sa peso, ganun siya. Kung hindi siya enough, at sinasahod mo siya dyan, okay lang na hindi ka na umalis sa Pilipinas. Tapos pangalawa, yun nga, sinasabi ko sa inyo na dito, may pasok pa rin kami. As of now, August ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pasok namin. Hindi po kami pinapauwi sa dorm or pinapauwi ng Pilipinas. Walang ganun. Tapos kung okay ba ang Inulax para sa akin, ay okay ang Inulax. Ito kasi yung experience ko. Tamang trabaho. Siyempre ito guys, pang night shift tayo. Kaya medyo siyempre haggard tayo. Siyempre pang gabi. So, ayun, kung kaya mo naman magtrabaho ng gano'n, mga night shift, yan, go tayo, Inulax, para makapag-ipon tayo, makatulong din sa family. So, ayun guys, yun yung mga natandaan ko na nabasa ko, na nakatatak dati sa utak ko na sabi ko, what parang hindi siya worth it, ganyan. Pero, nung nandito na ako, okay naman po pala.
Yan. So guys, yun yung mga pwede kong i-share sa inyo ngayon kasi alam ko maraming waiting sa inyo ng flight, medical, and teko. So alam ko waiting na yung iba papunta dito dahil lang sa COVID or na lockdown kasi nga yung mga flight natin guys by schedule, 'di ba? Habang walang mga abiso ang agency niyo na canceled yung application niyo. So basta mag-update lang kayo sa kanila kasi guys wala po kami access, wala akong access ngayon dito kung kailan yung flight. Wala po kasi ako mapagtatanungan kung kailan yung flight nyo. So inaantay lang talaga namin pag yung alam yung parating na sila, sasabihan lang na oh may darating next week ganyan kasi inaayos nila yung mga bed, inaayos nila kung saan room kayo, ganun, kung anong dorm kayo mapupunta. So ayun guys, so as of now wala pa. Kung meron na akong mabalitaan at meron ng darating dito na Filipino o mga Pinoy nating mga kapamilya diyan, i-inform ko kayo, i-update ko kayo. So sana mag-subscribe kayo dito sa channel ko. Kung may question ka pa, mag-comment ka lang sa ibaba. So comment lang po kayo sa ibaba para masagot po natin, masagot din natin sa next video. Kung may mga gusto kayong makita dito sa Inolax or Tainan, kung gusto niyo lang, may mga katanungan kayo dyan sa isipan nyo, magtanong lang po kayo dito sa aking channel. Okay, para makapag reply agad. So huwag kayong mag-alala, nababasa ko po yung mga messages nyo at ako ay napakasaya at ako ay magre-reply agad sa inyo. So guys, minsan natatagalan lang kasi hindi tayo full-time YouTuber. So tayo ay may pasok, alam niyo na. So minsan late kong nababasa pero magre-reply pa rin po ako. So ayun lang, maraming pong salamat. Sana makita ko kayo dito sa Tainan kung dito kayo. So kung sa Toyan kayo or Chunan or Kaohsiung, good luck po sa inyo. Ayun, may the Lord bless you and protect you. Huwag po kayong mawala ng pag-asa, kapit lang at panalangin lang po sa ating Panginoon. Ayan. God bless you all.